Shoutout muna tayo mga idol sa ating mga solid Marseille supporters. Shoutout kay Idol Marvin Maliveran, kay Idol Los Paul, kay Ava Atinder, Miss Miami Laurel, Ellen Mia Nihat, Amadio Flores, Gerald Anyobo, Badi 3021, kay B73MB na laging nagko-comment sa ating mga upload, kay Kit Aguilar, Sunny Anya, Grace Riquetelio, Charlene Gumansing, Jerry Flores, Sandra Herrera, Norlin Picacci at Juvie Bellio. Maraming salamat din sa mga nagpamember sa ating channel at patuloy na nagtitiwala at sumusuporta. Biglang kinubawan ni Amaki ang isa. Ipinilipit ang kanyang mga paa sa ulo nito at pagkatapos ibinagsak sa lupa. Pinagsasaksak na ito sa hawak na punyal sa liig. Pagkatapos, gumulong itong si Amaki at itinapon ang dalang matalas na paarko doon sa tumalon na aswang palayo. Nang tamaan ito sa liig, agad itong bumulog ta. Patay agad ang aswang. Hindi din hinayaan nila ni Gabriel at Quintin na makatakas pa ang ilan sa mga rebuilding aswang. Patuloy na inatake nila ito habang tumatakbo at tumalon palayo. Hanggang sa mapatay na nila ang lahat ng mga rebuilding aswang na umatake sa kanila. Mabilis nang tumayo ang mga tanod at sobrang namamangha ang mga ito sa kanilang nakita. Sino ang limang katao na ito? Hindi normal ang kanilang bilis at lakas. Ang nasa isip ng mga ito, utos agad ni Manong Dudoy, dalhin niyo na ang sugatan at ang mga taong kasama namin. Baka may darating pa na mga kalaban. Mabilis nang kumilos ang mga tanod. Ang anim sa mga ito dinala na ang mga kasamahan nila ni Manong Dudoy papunta sa mga kabayan. At ang dalawang tanod, dinala nila ang sugatan doon sa isa pa nilang barikada para magamot agad ito. Ang ilan naman sa kanila, nagpaiwan ang mga ito para dalhin ang lahat ng mga bangkay ng mga aswang para makita ito ni Kapitan Pilo. Tumulong naman sina Manong Dudoy. Dito na nagtatanong ang mga tanod kung saan sila galing, kung anong klaseng mga nilalang ang kasama niya. Bakit sobrang bibilis at lalakas? Ngumiti lang ang matanda. Sabi niya, mahiwaga ang mundo na ginagalawan natin, iho. Ang importante ngayon, patay na ang mga rebuilding aswang na umatake sa atin. Lintik mga aswang pala ang mga rebuilding ito, Gabriel, Amaki. Oo, Tay Dadoy, mga aswang nga ang mga ito. May mga aswang pa pala sa Bukirin na ito. Ang akala ko, doon lang sa isla ng Walog at Mabuhay, nagkalat ang mga aswang. Habang sa kabilang banda, nang malaman nila ni Tatay Dadoy at Kapitan Pilo, pati na si Tatay Abito, ang mga nangyari doon sa labasan ng lugar ng Basak, sabi agad ni Tatay Dadoy, Abito, kayo na muna ang bahala na pumunta doon sa sentro. Pupuntahan namin ngayon ni Kapitan Pilo ang mga nagbabantay sa may ilog. Baka doon dumaan ang mga rebuilding aswang na umatake sa dulo ng Basak. Sige Dadoy, ako na ang bahala. At mabilis nang naglalakad si Tatay Abito kasama ang anim na mga tauhan ng kapitan. Dahil sa mga nangyaring pag-atake ng mga rebuilding aswang, maraming mga nagboluntaryo
na sumama sa kanila at tumulong sa pakikipaglaban. Galing ang mga ito sa mga karatig na mga barangay. Tumulong ang mga ito para labanan ang mga rebuilding aswang. Mabilis nang binaybay nila ni Tatay Abito ang daan papunta doon sa sentro kung saan nandoon ang mga taong nakasakay sa walong sasakyan na hinarang at pinagbabaril ng mga rebuilding. Nabalitaan din nila na may apat na tanod at mga tauhan ni Kapitan ang namatay sa labanan, habang mahigit sa 10 ang patay sa mga rebuilding aswang at marami ang mga napatay sa mga humaharang na mga tumatakas na mga sakay ng sasakyan. At ang sabi pa, may 3 katao ang lumaban sa mga rebuilding mga aswang at pumatay sa mga ito. Ang mga sasakyan naman na naiwan ng mga biktima, pinakuha ito ni Kapitan Pilo at pinadala doon sa sentro ng lugar. Ang mga pulis naman galing sa Patag, umakyat na din ang mga ito sa lugar ng basak para tumulong na din sa bakbakan. Nasa mahigit sa 40 mga pulis ang papunta doon sa lugar. Galing ang mga ito sa lungsod ng Maria. Ilang sandaling lumipas nang makarating na sina Tatay Abito doon sa sentro, agad na sinabihan niya ang lahat ng mga tao na maghihintay lamang dahil may sasakyan ng mga pulis ang maghatid sa kanila sa kabilang lungsod kung saan sila papunta para tuluyan na silang makalis ng ligtas. Sabi nung isang tanod, "Tatay Abito, ang 5 yan ang pumatay sa mga aswang." Nakita ni Tatay Abito ang 5 sinasabi ng tanod at nilapitan niya ang mga ito na kasalukuyang ginagamot ang mga sugatan. Nang makalapit na si Tatay Abito, agad na nagtatanong ito at nagpasalamat sa grupo nila ni Manong Dudoy. "Maraming salamat sa tulong ninyo." At agad na naramdaman ni Tatay Abito ang napakalakas na pwersa ng mga ito at ramdam din niya na mga aswang ang 2 sa kasama ng matanda. Kaya napatitig si Tatay Abito sa mga mukha ng 5. Itong si Tatay Abito ay kababata din nila ni Tatay Dadoy at Manong Dudoy. Bukod sa magkakabata ang mga ito, matalik din na magkakaibigan. Pero sa 30 taon na lumipas, hindi na ito makilala ni Tatay Abito itong si Manong Dudoy. Lalo na punong-puno ng balbas ang mukha ng matanda at mahaba din ang mapuputing buhok nito. Pero si Manong Dudoy, napatitig ito sa nagsasalita dahil parang namukhan ito ni Manong Dudoy. Parang kilala niya ang lumapit sa kanila. May nunal kasi itong si Tatay Abito sa kaliwang bahagi ng noo, sa ibabaw ng mata. At nang magsalita ang isang tanod na nakasunod kay Tatay Abito, ang sabi nito, "Tatay Abito, dumating na ang mga pulis galing sa lungsod ng Maria. Sasamahan na natin sila para maghatid sa mga taong ito papunta doon sa kabilang lungsod." Sabi sa isip ni Manong Dudoy, ito na ang kanyang kaibigan mula nang bata pa sila. Ito na ang kanyang kaibigan na isa ding albularyo. Hindi talaga siya nagkakamali dahil sa nunal nito
At kahit may katandaan na itong si Tatay Abito, wala pa rin malaking ipinagbago sa mukha nito. Kaya napatayo itong si Manong Dodoy at sobrang galak ang kanyang naramdaman. Pero nagkagulo na doon nang dumating ang mga pulis. Kaya tinulungan muna nila ang lahat ng mga tao para muling makasakay sa kanilang mga sasakyan at maihatid sa kabilang lungsod. Pero itong si Tatay Abito, habang nagbiyahe na sila, titig pa rin ito ng titig sa kanilang grupo dahil ito sa dalawang aswang na kanyang naramdaman na sina Gabriel at Quintin. Ilang sandali pa ang lumipas nang palabas na sila ng lugar ng basak. Bumaba na sina Tatay Abito at ang mga tanod. Muling lumapit ang mga ito sa kanila at ang sabi ni Tatay Abito, "Bago kayo makalis, pwede ko bang malaman ang mga pangalan ninyo?" Si Manong Dudoy na ang sumagot, "Hindi kami alis sa lugar na ito. Tutulong kami sa pagsugpo sa mga rebuilding aswang." Kaya nang makalis na ang mga taong papunta sa kabilang lungsod at sinamahan ang mga ito ng mga pulis, tanging sina Tatay Abito na lang ang natira doon sa kakahuyan kasama ang anim na mga tanod at ang grupo ni Manong Dudoy. Dito na sinabi ni Manong Dudoy ang lahat. Sobrang sabik na niya sa mga kaibigan na ito. Sabi ni Manong Dudoy habang naglalakad na sila pabalik, "Ako nga pala si Dudoy. Ito ang aking anak na si Gabriel, ang aking pamangkin na si Amaki, at ito naman si Arman. Galing pa kami ng lungsod ng Lasi, pero matagal na kaming naninirahan sa kabilang isla. Pero sa lungsod ng Talingting ako isinilang at lumaki." Kaya napalingon si Tatay Abito kay Manong Dudoy dahil sa tagal niya na naninirahan sa lungsod ng Talingting. Hindi niya matandaan ang hitsura ng matandang ito. "Ano ka mo? Galing ka sa lugar ng Talingting? Saan ka banda ng lugar ng Talingting nakatira dati?" "Galing din ako sa lugar na yon at doon na tumanda at hindi kitang matandaan." Sagot naman ni Manong Dudoy, "Talagang hindi mo na ako matandaan pa dahil mahigit sa 30 taon na akong nawala sa lugar na yon. Umalis ako sa lugar dahil dinukot ng dalawang barangan ang aking anak na si Agustos at ang aking pamangkin na si Amaki." Lalong nagtataka itong si Tatay Abito at napatigil na sa paglalakad. Tumitig na ito kay Manong Dudoy. Sa pagpapatuloy ni Manong Dudoy, sabi pa niya, "Tumagal ako ng ilang taon sa kabilang isla sa pag-akala na patay na nga ang aking anak at kapatid. Pero nitong mga nakaraang linggo, biglang may mga pangitain ang nagpapakita sa aking panaginip dahil sa tulong ito ng aking gabay. Ang ibig sabihin ng mga pangitain ko ay buhay pa nga ang aking anak. Kaya hinahanap ko ang aking anak pati na ang aking pamangkin. Nakalimutan mo na ba ang kaibigan mo, Abito?" Hindi na makapagsalita si Tatay Abito. Nakatitig lamang ito kay Manong Dudoy at pinaikot ang isip kung sino talaga ang taong ito na tinatawag pa siya na kaibigan.
at kilala ang kanyang pangalan.